Galit na galit si Michael dahil nagpaka-martyr ulit si T-Silent at kay Dr. RJ. Nag-explain si T-Silent at kay Michael na mali ang kanyang iniisip. Sinabi naman ni Michael na buong akala niya ay binura na ni T-Silent ang contact number ni RJ at nagpalit na ito ng bagong SIM. Ngunit parang iba yata raw ang timpla ni T-Silent nang kausap niya si Dr. Handsome RJ. Nagtalo pa sila T-Silent at Michael na para silang totoong magkasintahan. Naabutan naman sila ni Chang Susan at dahil sa malakas na boses ni Michael ay narinig ni Susan ang kanilang pagtatalo. Tinanong ni Chang Susan si Michael kung bakit siya galit kay T-Silent, ngunit ayaw magsabi ni Michael ng totoo kay Chang Susan at basta na lang ito umalis. Nagtataka si Chang Susan kung bakit galit bigla si Michael at napaluha si T-Silent na iyak si T-Silent dahil may sinabi si Michael. Naibubulgar na niya ngayon kay Zoe ang katotohanan, hindi na kaya ni T-Silent kung paano pa niya makukumbinsi si Michael na hindi sabihin ang totoo. Ngunit hindi alam ni T-Silent na may awa pa rin si Michael at makokonsensya siya kapag nakatingin kay Annalyn dahil panakot lang iyon ni Michael kay T-Silent. Samantala, labis ang pagagalit naman ni Dr. Handsome Arjun sa ginawa ni Zoe at dahil mabigat sa puso ni Dr. Handsome Arjun na hindi sabihin kay Genius Annalyn ang totoo na si Zoe ang may pakanan ng lahat kung bakit siya may hater followers. Sa kabilang banda, nanalo pa rin si Annalyn dahil napawaw ang hurado sa evening gown ni Annalyn. At dahil napahangan niya ang mga hurado sa kanyang napakagandang sagot at kahit sa likod ng paninira raw sa kanya ay nandiyan naman ang mga taong nag-motivate kay Annalyn upang manalo. Napahangan ni Annalyn lahat ng mga head sa kanilang hospital kaya wapak sa Genius Annalyn sa judges at sa mga audience. Samantala, nairita si Zoe dahil konti lang ang mga taong nag-cheer sa kanya sa pageant. At gusto ni Zoe na bawiin kay Annalyn ang korona ngunit kinain rin ni Zoe ang kanyang masinabi dahil siya ay napahiya. At dahil si Annalyn ang pinili ng hurado ay first prize ang natanggap ni Genius Annalyn na mas malaki pa sa kanyang inaasahan. At may end speech si Annalyn na beauty without attitude and goodness in your heart can be useless. Because beauty needs good behavior because that's one thing that people will admire you. At dito na po nagtatapos ang ating abot kamay na pangarap band sa update. Muli, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi tayong updated.